guys! Good morning! Ngayong araw ay gagawa tayo ng warak dawali. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano gumawa ng warak dawali, eto, panoorin nyo. Unang-una, hugasan muna natin ang dahon ng ubas sa malamig na tubig para malinis at matanggal anumang elemento na nakadikit sa dahon ng ubas. Hugasan natin siyang mabuti. Dahan-dahan lang ang paghuhugas para hindi masira yung dahon. Hanggang sa mawala na yung mga lupa, yung mga dumi ng ibon. Siguraduhin malinis talaga yung dahon kasi kasama niyan sa kakainin. Wow! Yan, malinis na siya. Para ka lang naglalaba. Hindi mo lang siya pwede lagyan ng downy. Pagkatapos mong hugasan ng malamig na tubig, ang dahon ng warak, ang dahon ng ubas, ilubog mo siya sa kumukulong tubig. Para medyo lumambot siya. Ayan, ganyan ang resulta pagkatapos nyong ilubog sa pinakulong tubig ang dahon ng ubas. Malambot na siya tingnan. Ngayon naman ay maghuhugas tayo ng bigas. Then, huhugasan din natin ang mga giniling para mawala yung dugo niya, mawala yung amoy niya. Ayan. Hello guys, back to you. Ngayon, titimplahan na natin siya ng asin. At paminta. Mahahatching ako eh. At saka olive oil. Then, lalamasin natin siyang mabuti. Ito na yung bigas at giniling. Ito yung ipapalaman natin sa dahon ng ubas. Kasama sa paghahanda ng warak dawali ay ang pagbubutas ng kusa or sushini. Hello guys! Ayan, ito na ang aming chef. Ang una niyang ginagawa ay mag-i-stop siya ng kusa para din yan sa warak dawali. Kasama din yan pag niluto. Ayan, uunahin muna namin yung kusa. Pagkatapos niyan, magbabalot na kami ng dahon ng ubas. Hello guys! Magandang hapon sa lahat. Kanina magandang umaga, ngayon magandang hapon na at meron pang magandang gabi. Kasi ang paggawa ng waradawali, hindi ganun na magagawa mo sa isang oras lang. Buong araw. Dahil maraming proseso yan. Para ding, ano yan eh, parang buhay. Magulo, minsan maraming problema, pero pagdating sa huli naman, nandiyan ang Panginoon na nagbibigay solusyon sa ating mga problema. Kaya, sa paggawa ng waradawami, dapat meron kang love and patience. Kasi buong araw mo itong paghahandaan eh. Buong araw mo pagpapaguran. Mula pa umaga, nagsimula na kami hanggang ngayon. Hapon na. Kaya sa ngayon hindi pa namin nararamdaman yung sakit ng leeg, sakit ng likod. Para ka rin nagbabiyahe ng papuntang Aqaba.
apat na oras, limang oras. Kaya pagkatapos nito, doon mo mararamdaman yung sakit ng likod, sakit ng leeg, sakit ng batok. Pero ang masaya nito, pag niluto mo na at nakain na ng lahat, parang nawala lahat yung pagod mo, nawala lahat yung paghihirap mo. Kasi nakita mo sila masaya, nasarapan sila, naging successful yung niluto mo. Kaya, thanks God. Wala namang bagay na madali eh. Lahat ng bagay, lahat ng trabaho, pinaghihirapan yan, pinagtitiisan. Halimbawa na lang itong Warak Dawali. Maraming proseso. Nakakainip man. Katulad nga ng kasama kong chef dito, kala mo nasa biyahe siya. Kaya nagsa-sound trip siya kasi para hindi niya mamalayan yung oras kung gano'ng katagal yung iuupo namin dito. At tigit sa lahat, ang magic nito, magkatuwa kami yung katrabaho rito. Kaya, kami yung asin at paminta. Kasi, kailangan pag may asin, may paminta. Pag may paminta, may asin din. At hindi magiging masarap ang ulam nyo. Paano, spicy? Kung wala ang asin at paminta. Kailangan din ang spicy. Kaya, kasama na yun. Kaya, tawagin nyo na lang kaming asin at paminta. Wow! Charot. Ano? Lumang salita na yun ah. Wala lang, naglilibang-libang lang. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Ngayon ay araw ng Martes. Hindi naman kami aabot hanggang bukas, siyempre. Mayroon namang oras pa matulog at kumain. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad, kailangan nakahanda kayo kung ano yung magiging trabaho nyo. Nakahanda kayo sa paghihirap. Kung ano yung trabaho, mahirap mapili ng trabaho. Kailangan kung ano yung ipagawa sa iyo ng amo, gagawin mo. Mahirap mamili. At mahirap din maghanap ng trabaho. Kaya kung mayroon kang trabaho, bigyan mo ng halaga. Bigyan mo ng pagmamahal ang trabaho mo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, hindi ka rin magiging matagumpay sa buhay mo. At wala ka namang ibang aasahan, kundi ang sarili mo, para hindi ka naman maging pabigat sa pamilya mo. Na umaasa ka lang. Kailangan talaga marunong ka magsikap. At hindi rin ganun kadali ang buhay sa abroad. Kung gano'ng kahirap gumawa ng Warak Dawali, maraming proseso, maraming kirot sa katawan, lalo na sa katulad namin, nagkakaedad na. Hindi na ganun ka-strong. Kaya dapat, kung meron kang trabaho, kaya dapat, fighter ka. Tama. Tama si Paminta. Ikaw, ano ba pipiliin mo? Magbiyahe papuntang Aqaba. Nang 5 oras. O magbalot ng buong araw. Gumawa ng Warak Dawali 8 araw. Kaya ganun kasi katagal sa amin, gumawa ng Warak Dawali. Marami kasi yung ginagawa namin, hindi lang yung small quantity.
talagang marami talaga siya. Ang dalawang beses mo siyang lulutuin, hindi lang sa isang kaldero lang, kundi marami. At dahil ngayon, summer, fresh ang mga dahon ng ubas. Kasi pag winter, mahirap nang gumawa nito. Wala nang dahon. Wala ka nang mabibiling dahon ng ubas. Kung meron man, mga naka-preserve na yon pero hindi masarap. Kailangan mo sariwa yung dahon ng ubas na gagamitin mo. Kaya, ito ang libangan namin. Ito na ang pahinga. Habang nakaupo ka, kumikilos yung kamay mo. Ayan, no? Si Chef Pamenta, oh, bilis mag balot, oh. Siya yung expert, eh. Ako taga putol lang ng tangkay ng dahon ng ubas. Kaya sa mga gustong matutong magluto ng Arabic food, panoorin nyo lang to. Pag nagawa ito na luto, panalo ka dito. Kaya nga eh. Mas masarap ang lutong bahay. Naku, alam nyo ba, pag binili ito sa restaurant, sobrang mahal. Parang bumili ng isang buong baboy sa atin na nagpalitsong ka. Sobrang mahal. Yung isang kaldero lang nito pag binili nyo sa restaurant. Kaya kami, hindi kami bumibili. Gumagawa kami at nagluluto. Kaya, ito yung mga katas. Dito nang gagaling yung katas ng aming paghihirap. Kaya dapat maging masipag ka lang, maging masikap ka lang, para may maabot ka rin pangarap sa buhay mo. At huwag ka makalimot, lumapit sa Panginoon kasi siya naman ang gagabay sa'yo. Hindi mo naman ito kakayanin mag-isa kung hindi din dahil sa Panginoon. Siya rin ang magtuturo sa'yo kung ano yung gagawin mo. Magugulat ka na lang. Ay, nagawa ko pala ito. Nakaya ko pala ito. Tapos na pala. Ang bilis ah. Itong oras lang naman. Ito na po yung finish product. Itong oras lang naman kami nagbalot. Ito, nag-stiplik na ako. Ang galing nga, pag-ising mo tapos na. Thank you, Chef Paminta. Salamat salamat sa panonood nyo. Buti naman hindi kayo nainip. Okay, maraming salamat sa lahat. God bless sa mga nanood. Ito na ang finished product ng Warak Dawali. Ito yung part 1, yung part 2. Sa ako na lang ipopost kung paano ang pagluluto. Marami pa kami mapapakita sa inyo na Arabic food na kaaya-ayang kainin kasi siya ang nagluluto. At ako naman ang kanyang helper. Maraming salamat sa inyo. Thank you.